Good afternoon mga suki. Welcome again dito sa Aldan Mayana Garden. Hindi siya ang ipipicture ko today, pero iba. Halika, hanapin natin siya. Ang pangalan niya is related sa manok. Siya ang tinawag na Coxcomb. Bakit Coxcomb? Kasi kamukha niya yung ulo ng manok na lalaki. Diba? This is Coxcomb. Or tinatawag na Seleucia cristata. So, family rin siya ng amaranth. Kagaya nung mga nabanggit natin na mga pingpong flowers or the globosa. Dito sa garden, meron din ako nitong coxcomb na red. Meron to siyang yellow, white, and pink. Kaso lang, ito lang yung available sa shops na nabili ko. So yung buto niya, yan yung maiitim. Yan siya, ready na yan for propagation. Diba, ang ganda niya. So matured na rin ito siya dito sa Aldan Mayana Garden. Nag-try lang ako nito sa online shop. Then ito siya, nabuhay siya. So antayin ko na lang siya na mag-dry. Pwede rin ito siyang i-propagate by seeds. So seeds lang ito. Ang propagation niya, kasi first time ko, pero ito siya na propagate ko siya by seeds doon sa nakapat. Dinilipat ko na lang dito na side. Then ang di ko gusto sa kanya, kasi lapitin siya ng mga pest. Yan o, kung makita niyo yung mga dahon niya is butas-butas. Aywan, bakit siya maraming pest? So ready for ano na ito. So once na mag-dry itong flower niya, yung seeds naman pwede mong kolektahin. Yan. Bababa pa tayo, meron pa ako doon na coxcomb. Ayan, umeeksena naman ang mga dogs. Ito siya natumba, pero hinayaan ko na lang kasi gusto niyang humika. Then ito, so yung buto niya, ikukolektahin ko naman para ipropagate. Ayan. Sa init, wala kang problema sa kanya. Yung ano lang talaga, yung lapitin siya ng mga pest. Ayan o. Parang matamis siguro yung madahon niya kasi piling ko para siyang spinach. So aside sa red, may pink pala ako dito. Pink ba ito? Parang pink. So essential na kasi colorblind ako. Pink pala siya. So pink. So once na mag-dry ito, kulitahin ko lang yung mga seeds niya. At least meron akong collection ng coxcomb or Seleucia cristata. Pagdating sa plant care niya, yun siguro kailangan mo siyang i-pesticide kasi nga marami siyang mga insects. Kaso hindi ako masyadong nagpe-pesticide unless lang nagrabi yung infestation. So far dito lang kasi siya, kasi nung simula pa lang talaga, lapitin na siya ng mga pest. Yan. Sa fertilizers, hindi rin siya kailangan dito sa Aldan Mayana Garden. So okay rin siya. Sa watering, same lang din siya doon sa mga other seeds flowering plants. Ano lang din siya, yung morning or afternoon, basta once a day, madiligan siya lalo na pag mainit. Perfect ito siya pag marami, maganda siya tingnan.